So mga kababayan, ito yung proclamation ni Bongbong Marcos at grabeng tao mga kababayan. Inulan ng parang grabeng excited ng tao. Pagpasok pa lang ni Bongbong Marcos ay nagsisigawan na yung mga tao. Pati yung mga senador ay excited, nakipag-selfiehan at nakikita nyo sa picture. So panoorin mo natin ito mga kababayan. No? Itong ano, mayan ako magko-comment. Let's go! Lagyan ko lang konti ng picture sa taas para ano, nakita nyo si Bongbong Marcos, wala pang audio. Yun! Daming surprise ha, pati mga senador ay talagang hindi kasi sila makapaniwala na 31,500,000 yung nakuha ni Bongbong Marcos. Fake news yung GMA7 ha, nag-update siya kanina, 31,100,000 daw. Wow! Ang tama ay 31,500,000 yung nakuha ni Bongbong Marcos. Kita nyo, ang daming tao. Sobrang excited yung mga tao. No? Alam niyo kung bakit? May itong mga tao dito minsan may pagka-plastic din kasi alam niyo na 31 million susunod na 2025 baka wala na tayong makuhang boto. Pag-awayin natin ito. Yan ang style nila mga. Alam mo yung mga politiko minsan gamitan lang yan eh. Bihira ka lang makikita ng politiko na loyal talaga. Karamihan yan gamitan. Mga iba dyan, mga hindi binoto pero nagkukunaring maka-BBM pero hindi naman. Daming excited ah. Parang celebrity yung dating ni ano ni President Bongbong Marcos, mga kababayan. Yun, no? Asawa niya. Tumiyan din si Sara Duterte. Wala mo lang sinama, hindi mo lang sinamahan ni President Duterte? O kaya sino bang ano niya? Bus. On the part of the Senate, the joint public session is resumed. Yun. On the part of the House of Representatives, the joint public session is resumed. You are duly elected President. President Ferdinand Marcos Jr. You are duly elected Vice President, Vice President Zara Zimmerman Duterte. Congratulations. You have been placed by God in this position for a reason. May He lead you into your purpose and may you live it courageously. In every step you take, may God protect you. I pray for God's blessings for your leadership. For you and your family. Congratulations. I would like to take this opportunity to congratulate our President-elect, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. Maligayang pagbati po, President BBM. To our Vice President-elect, Sara Zimmerman Duterte Carpio, congratulations, Maminday. Congratulations also, and thank you to the Joint Canvassing Committee led by House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez and Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri for the swift and fair canvassing that guaranteed the people's faith in our electoral process. Thank you to all the honorable members of the Joint Canvassing Committee and the Secretariat for your hard work and invaluable support in ensuring a historic canvassing that was finished in 2 days. Ngayong araw na ito, Congress bears witness to the unity of our country. Good. A true partnership between the North and the South that has become the unity of all corners of the country. In previous elections, Filipinos voted for President and Vice President from different parties. Finally, this year, we will learn the importance of voting for a tandem, a uniteam that can work together, a uniteam
that can collaborate with each other, and a uni team that can push for a shared national agenda. The people have spoken decisively. This is not just your sweeping electoral victory. This is an overwhelming victory for all Filipinos. This is a victory of our democracy. The gracious acts extended by the camps of other candidates yesterday, which greatly facilitated our proceedings, show the best of what Filipinos can be, even in the most divisive of elections. Nakikita po natin ngayon ang tunay na lakas sa pagkakaisa at pagsasanib puwersa. We need a catalyst, and there is no better example than the unifying force that we have seen and we will see in a government led by President BBM and VP Inday Sara. The Philippines looks forward to your leadership. It is my great honor and privilege to congratulate you both today. Mabuhay po kayo. Secretary General. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Honorable Sara Zimmerman Duterte, the duly elected Vice President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio. Oh, tayo ni si ano ha? Si Gaiti ha? Nandun si Gaiti oh. May we also request the family of the duly elected Vice President Inday Sara Duterte to accompany her to the rostrum. Maganda nito, kailan kayang o-taking nito? Mag-o-taking sila. Ispatan ko yung mga mahilig sa rally, wala ako nakita. Dami yung nagpipi, ano? Dami talagang vlogger ngayon, no? Pati ano, nagba-vlog kasi. Yung mga to. Signing. Nilagay sa bulsa yung ano. Pakpak tayo, pakpak. Grabe, kalakpak ni ano ah. Ano yun? Ang lakas ah. Wala si ano dyan ah. Hindi kasi matanggap ng mga makabayan black eh. Parang wala ko napansin dyan eh. Hindi pa naman sila bumaba sa pwesto eh, pero wala sila dyan. Ay, ito mama niya. Ipag-shake hana eh.
Mac, di ba, is Mac lang ganun eh. Yan si Kanda, si Bumbum Marcos. So. Yeah, si Mac lang yung iba. The Senate Secretary. Ladies and gentlemen of the 18th Congress, Ferdinand Romualdez Marcos Jr., the duly elected President of the Republic of the Philippines. May we request the duly elected President, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., to proceed to the rostrum. May we also request the family of the duly elected President Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos Jr. to accompany him to the rostrum. Kasi yung nanay ni Bongbong Marcos naka-wheelchair na eh. Medyo ano na siya. May nanay. Yun. Ate niya pa ba tong isa? Oh? Ito. Ate niya pa to. Pa-comment nga. Ito. Ang kilala ko kasi itong Aimee at sa Bongbong Marcos lang. Hindi ko alam yung ibang mga kapatid niya. Wala si Sandro. Mahina ng nanay niya, medyo ano na siya talaga, 92 na kasi. Hindi ka gaya kay Indrella yun, 90, 97, 96, 98. Si Indrella, 98. Yun, lakas pa. Pwede pa mag-marathon. At least, no? Bago nasaksihan niya pa yung anak niya naging presidente. Napakalaking ano yan. Ay. Bakit dapat si ano, oh, ito, Alistana ito eh. Dito dapat to. Hinihila na nga siya eh. Si Aimee lang yung naka-green eh. Dami talaga yung supporters. 31,500,000. Grabe. Parang ano siya mga kababayan. Halos 55% ata ng mga registered voters sa kanya napunta eh. Kasi hindi naman talaga lahat na hindi naman lahat ng 65 million o 66 million ay bumoto eh. Marami namang ano eh. Hindi nakaboto. Siguro nasa 58 araw sigurong bumoto. Si 31 siya. 31,500. Ang tupi niya kasi is 63. So, malamang nasa 55% na mga registered voter ay dito talaga bumoto kay Bongbong Marcos.
Napakarahas, 1/3 ng populasyon natin. Mapunta kay Marcos, napakaraming bumoto. Next, anong ano? Ang dalawa na ang tutas. Malaki itong kongreso, no? Congress ba ito? House? Batasang pangbansa? Okay, okay. Majority leader? Yes, Mr. President. Out of all the excitement, we forgot that we have to adjourn. Therefore, Mr. President, on the part of the Senate, I move that we adjourn this historic joint public session. On the part of the Senate, this joint public session is hereby adjourned. Majority Leader of the House of Representatives. Mr. Speaker, on the part of the House, I move to join the joint session. On the part of the House of Representatives, this historic joint public session is adjourned. Ano, mute na. So, ituloy ko na lang ito para makita natin yung mga motion. Yun! Secretary of Justice. Wow! Secretary of Justice, itong si Remulla. Ang laki, lahat pata ng congressman kasi ay si Bumbum Marcos yung ano, sinuportan karamihan eh. Kaya o. Madyo mo, naka 31 million, ano ka? 500,000? Grabe. Si Indaysara naman ay 32 million, 300,000. Di ako magkakamali. Napaka, ano, rami. Kailan kaya itong off-taking nila? Sila ito lapid, oh. Huh. Pinuno! Tama ba? Ay, si ano pala yung si Pinuno, no? Si Arcila. Yung makakamping pala siya. May pink, oh? Oh, may pink na mga ano. Makita mo yung mga congressman, mga senator ay natutuwa. Pero wala akong nakita mga congressman na bagay, hindi naman atin dyan yung mga anti-Marcos eh. Baka hahebla din na ito. So, baka hahebla din pa sila dyan o di kaya mahimatay sa inggit at saka mahimatay sila sa samang loob. Wala akong nakita ng ano eh, like grupo nila ni Makabayan Black, wala akong napansin dyan eh, ni minsan. Bastos talaga yung ugali, no? Dapat kahit plastic man lang ay umatin sana dyan. Pwede naman sila umatin dyan, eh. No? Alang, ang ginawa nila doon sa labas, nag-rally. Mga klase mga mababatas yun. Itong si Sarati, si Gaiti, at saka si, yung pangalan nisa, yung anak niya ay nasali doon sa encuentro sa mga, ano, dapat naman ngayon, eh. Dinisqualify na ni Comelec eh. Halatang-halata na eh. Bistang-bistado na talaga eh. Yung anak niya, sino ba yun? Si... Kalimutan ko. Yung anak niya, nasali doon, nagka-encuentro yung army sa bundok. Ay yung anak niya, isa sa mga nadali doon. Bistado na talaga eh. No? Bistado na talaga. Parang wala siyang pake. Parang hindi man lang siya nasasaktan na yung anak niya nadali. Tapos nakita mo si Gaiti eh. Yung nakakalungkot itong mga ibang congressman. So, bagay, dahan-dahan na silang nawawala. Si Rizon Tiveros, nung nakikita natin doon. At least, kahit papano, ay nabawasan sila. Dalawang party list ata, Makabayan Black, at anak bayan ay hindi ata. Hindi ko alam kung anak Pawis.
anak pawis ata eh, hindi ko lang, anak bayan o anak pawis ang hindi nakapasok sa ano, isang pagiging party list nila. So at least nabawasan ng dalawa. Ang daming congratulate sa First Lady. Parang mas bata pa itong si ano kay Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos ay nasa edad niya ni Bongbong Marcos, nasa 60, 63 yata, 66. Ito naman si Inday Sara Duterte sa ang angle na malapit na tayo matapos ha. Medyo hindi ko lang, gusto ko kasi makita yung ginagawa nila mga kababayan. Kahit nakamute itong mismo sa kanilang mute, baka magtaka kayo, hindi natin marinig yung sinasabi nila. Sa kanila yung mute, hindi sa akin. O, nagdadaldal lang ako dito. Pero wala talagang sound. Mute na kasi, nag-adjourn na nga eh. Nga lang, dahil na kahit naka-adjourn, eh, tuloy-tuloy pa rin yung camera. Ito yung kagandahan din sa Kongreso eh, na transparent, nakikita mo yung kanilang ginagalaw. O, ito mo, oh. Maraming tao. Kongreso ba ito? O, Kongreso. Ah, bagay. Ang Senate kasi maliit lang. Ito, Kongreso talaga to. Senate 24 lang. Kongreso talagang isang katerbang laki ng lugar nila kasi 300 plus sila eh. Daing tao. Busy si Bongbong Marcos kaka-selfie. Lupit oh. Ito naman si Inday Sara, selfie ng selfie. Asa parang wala siyang kasama, solo flight siya pumunta doon. Eh, wala man lang siyang kamag-anak na sumama sa kanya. Tutuwa ka na pag maka-selfie, tapos pag maka-selfie ka dyan sa mga ganun eh. Daming kamera ng ano no? House? Daming operator. Ang edad nyo ni Mayor Inday Sara Duterte, tingnan nga natin. Siguradong 1828, tatakbo ito ng pagka-presidente. Sigurado ito, siya yung tatakbo. Mayor Sara age, tingnan natin kung. So 43 siya, 1978. 64 si Bongbong Marcos, 57 si Leni. Ang anak, si Veronica ay 18, dibo, kakadibo lang. So 43 siya. Pag plus 43 plus 6 ay ano siya. Uy, wala pa siyang ano 49. No, halos around siya nang ano parang mag-ano siya. Malapit na tayo matapos. Ilang minutes na lang, ilang seconds na lang. Ano nang bali sa 49, so sigurado 2028 itong si Sara Duterte tatakbo ito sa pagka-presidente kasi si Bongbong Marcos. Siyempre, yung presidente kasi one term lang. Hindi ka na pwede tumakbo. Pwede ka, susunod, pwede ka tumakbo ng senador, pero wala na. Pagka presidente, wala, hindi na pwede. So yan mga kababayan, hanggang dyan na lang yung ating video. Patapos na ito, palabas na itong si Bongbong Marcos. So tikikita natin, yun, pa-uwi na. Lalabas na kasi nag-adjourn na kanina pa. So congrats ha, congrats. Congrats sa atin na bumoto dito kay Bongbong Marcos. Tayong mga Bongbong Marcos supporters ay nagtagumpay tayo. At na yun nga ina-elect na si Bongbong Marcos ay pinoclaim na ng Senado at saka Kongreso na itong si Bongbong Marcos ay nananalo. So yan, kulang si Leni ay pas mga balita si Leni bagamat ay nagsabi siya na
kahapon na yung abogado nga niya eh nagsalita na malinaw na daw yung hatol ng taong bayan, pero hindi pa rin, hindi daw nag-concede itong si Lenny. Matigas din si Lenny, no? So lang muna mga kababayan at maraming salamat and good afternoon. At see you sa next video natin mga kababayan. Bye-bye. Bye-bye.